Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas. Good morning po. Grabe tong laban na ito. Losing na naisalba pa mga kamatsyas. Napakatindi. Ayan, muli po. Good morning. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Okay, so dito pa rin tayo sa ongoing FIDECHESS.com Grand Swiss. Ayan, na talagang matindihan sa Latvia, Riga, kung saan isinilang ang The Magician of Riga na si Mikael Tal. Okay, so ang i-analyze natin dito na unang game sa round number 2 ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Sarin Nihal ng India versus Super Grandmaster and World number 2 sa ngayon na pero sa live rating nasa World number 3 na na si Super Grandmaster Fabiano Caruana ang top seed sa torneyong ito. Okay, kaya lagi nating tututukan ng game ni Caruana no hanggat maaari mga kamatsyas. Okay, so bago tayo magpasimula ay atin munang tignan ang information o ang venue nila. Ayan. So yan po ang ating makikita sa kanilang venue. Grabe no. Medyo may pagka-ancient ang datingan kasi tinan niyo yung kapaligiran. Grabe no, ang ganda. So fully air condition yung mga yan, mga kamatsyas. And ito naman ang picture nila nung naglaban sila. Ayan. Okay. Sige, simulan na kagad natin. White dito si Nihal. Ang ginawa dito ni Nihal, nag-D4, nag-D5 naman dito si Fabi, nag-C4, nag-E6, nag-Nc3, and nag-C5. Ayan, ibinukana ni Fabi ang Queen's Gambit Declined Tarash Variation. Kung maaalala nyo po, yan ang late na itong huling depensa ni Wesley So, no? Yan ang mga ginagawa ni Wesley sa mga line ng D4. Okay, so ang ginawa naman dito, nag-E3. Ayan, dinipensahan lang ang D4. Okay, kasi ang pinaka-main line talaga dito ay C takes D5. Pero bakit hindi ginawa ni Nihal yan mga kamatsyas? Kasi nauso na yung C takes D4. Dati kasi, ito lang ang palagi ang ginagawa, di ba? E takes D5 na ang white ay magna Knight F3, Knight C6, G3, Knight F6, Bishop G2 para nakatutok sa IQP, isolated po ng D5, then Bishop E7, Castle, Castle. Yan talaga ang pinaka-main line ng Queen's Gambit Declined Tarash Variation. Pero dito, dahil nauso na nga ang line na kapag kumapture dito sa D5, ang ginagawa nila Wesley kumakapture sa D4. Ayan, ginawa na rin nila Tari, marami ng mga super GMs na nagsisunuran mula nung ito lagi ang ginagawa ni Wesley, napansin ko po yan. So dito ang line, Queen A4 check, pansamantalang lalagyan ng black, no? Nakabara yung D5 para hindi effective sa black. Queen takes D4 pero kakapture rin lang ang D5. Na kakapture Knight F6, then Queen B3, Knight A6, i-offer ulit ang pawn sa B7 na kapag kinapture Knight C5, lalabas ang mga pyesa. So yan ang purpose ng depensa na yan sa black, no? Magka-sacrifice ng pawns pero napakaraming activities na magagawa ng black. Okay, dahil dyan, sa malamang nakaramdam ito si Nihal na tumakbo marahil sa isip niya, katimit ni Wesley to, ah. Mukhang preparasyon nila sa US yan. Ah. Ang ginawa na lang ni Nihal, nag-E3 na lang. Okay? So kaya dapat nating intindihin ang nasa likod ng kanilang isip kung bakit nila ginagawa yung ganyan. Nag-E3, nag-Knight F6 tuloy lang, nag-Knight F3 at dito nag-A6, so prophylactic kagad sa B5, kumapture na sa D5, nag-E takes D5 at dito nag-Bishop E2. So dito tinanggap talaga ni Fabi na mayroong isolated pawn sa D5. At kung mapapansin nyo, bakit kaya ito ang linyang pinili ni Fabi? Kasi ang kalaban niya, si Nihal, mayroon lamang rating na 2652, samantalang 2800 si Fabi. So kinakailangan niyang pumili ng line na maraming imbalances hanggat maaari mga kamatsyas para mapilit niya. Kasi talo siya sa rating eh. Pag tabla, tapyas pa rin siya eh. Nag-9C6, nag-castle, and then nag-Bishop D6 develop, nag-D take C5 na, Bishop take C5, and nag-B3. Ang idea, i-develop ng simple ang dark square bishop sa B2 para maganda ang control diagonal, and then nag-castle lang, Bishop B2 and nag-Bishop A7, nagtago na kasi may mga timing to play Knight A4, then Rook C1, mape-pressure lang ang Bishop kaya itinago na muna ni Fabi. At dito, nag-Rook C1, nag-Rook E8,
And then nag-H3, prophylactic lang sa G4, release lang ang background quickness, may pasingaw na ang king, at dito naganap ang bagong tira sa posisyon na yan. Queen D6, bagong luto, bagong sangag, ika nga mga kamatsas. Queen D6 kasi, ito ay nangyari na noong 1977 pa, Bishop F5 ang ginawang development and natalo ang black. Ayan. So, ihabol ko na lang po yung link reference na lang yan sa description pagkatapos ng live natin. Okay, so balik tayo dito sa novelty, nag-Queen D6, nag-Bishop D3. Ayun, so inactivate yung Bishop para kahit pa paano, nakaturo na sa kingside. Bishop D7, simpleng development and connect ang mga tore. At bakit Bishop D3? Kasi ihabol ko lang po para yung Bishop hindi makaporma sa F5 hanggang D7 lang or E6 lang talaga ang development. So dito, nag-Knight E2. Yan din ang isa sa purpose ng Bishop D3. Daming idea no, ng simpleng tira ni Nihal na Bishop D3. Knight E2, dahil ipang bablock sa IQP. Okay, kasi nga, for every isolated pawn, ang the best daw na pang block dyan hanggat maaari ay Knight. Para hindi niya ma-exchange at manatili ang IQP. So dito, nag-group ADA, centralize ang mga tore, nag-knight ED4, ayan. So in-isolate lang talaga, walang pagkakataong ma-break. Nag-knight E4, ayan, pinalakas ang knight sa gitna. And then, nag-queen E2. So yan daw po ay positional inaccuracy. Islog-islogan na hindi raw tama. Kasi nandyan ang tore, eh, no? Siguro yan ang pinagbasihan kasi ng computer dito ni Stockfish na nandyan ang tore, tinapatan pa. So dito raw ang mainam na tira ay simpleng capturing na lang daw ang knight sa C6 na kapag nag-bishop take C6, kakapturing lang daw. Ah, capture na. Capture, and knight E5. Ayun, to attack the bishop. Iilag bishop B5, then rook FD1. Ayan, na dito, hindi pwedeng mag-rook ED8 kasi paki-imagine po kakapturin lang yan and mauunahan sa back rank ang black. So dito, force talagang i-exchange yan at mag-rook C8 and then knight C4. Ayan, so equal ang evaluation dito mga kamatsas. Yan daw ang mainam, no? Kontrolado ng puti ang D-file pero kontrolado din naman ng black ang C-file. So balik tayo, balik ko lang. Ayan, Rook AD8, Knight ED4, nag-Knight E4, at dito balik na tayo sa ginawa ni Nihal talaga na Queen E2 and Bishop B8. Napakaganda ng Bishop B8 ni Fabi. Merong kagad pressure talaga sa H2. So medyo nakakailang yan, ano, kasi may threatening matches eh. And nag-Rook FD1, so kailangan naman iporma ang ganyan ng mga tore para talagang very effective. And nag-Queen G6. Ayan, Queen G6, good move ang idea ni Fabi. Mag-B bishop takes h3 para talaga ma-pressure niyang mabuti ang kingside ni Nihal. At dito, maagang na-pressure si Nihal na ilang talaga sa paparating, nag-knight h4 kagad. Bad move daw yan, mga kamatsas. Kasi, ang treatment kasi dito ni Nihal, para paalisin kagad ang queen, at the same time, eh, kahit pa paano, naka-protection pa rin sa g2. Pero ang tira daw dyan, huwag na muna daw mapanik dyan, knight takes c6 daw ang tira. So dito, ang gagawin lang ng black ay simpleng b takes c6 and then bishop takes e4, d takes e4, knight e1. Ayan. So and then, papakapture talaga ang h3 pero nothing to worry kasi yung g2 ay supportado naman. Mag-rook takes d8 daw, rook takes d8, and then queen takes a6. Yan daw po ang panamang timpla niyan sa ganyang position, ano? So balik tayo, okay lang daw ang white dyan. Isa pa, eh kapag nag-knight c6, maaring, ako naisip ko ito eh mga kamatsas, maaring capturing ni Fabi yung pawn sa h3. So threatening matchas, ibitin muna ang knight sa c6, pero hindi dapat yan kasi mayroong knight h4, good move. So atake na sa queen, supportado pa ang pawn sa g2. So ang gagawin dito, queen g5, iilag, then knight takes rook. So di pa rin makakamatchas, may knight eh. So pag ito ang pinili, queen takes h4 and this is the time na kailangan ng capturing ng bishop na yan. Queen takes h3 pero walang dapat ipangamba dahil mayroong f3 good move. Kung chumikman sa g3, mayroong harang na queen palagi. So walang dapat ipangamba. Ano yan, fully protected yan, yung kingside niya. Mukhang bukas lang, mukhang exposed lang, mukhang nakakatakot ang white king pero eksakto ang depensa mangyayari. And then exchange down na dito ang black kasi natapyasan na ng tore. Okay? So talagang ganun mga kamatsas, mukhang may nakakatakot talaga na position pero dapat tutok talaga tayo sa pinaka-reality, sa facts na mangyayari. Okay, so dito, balik tayo sa ginawa ni Nihal, no? Na-pressure kagad siya, nag-knight h4, and then natumbukan ni Fabi ang good move, knight takes c6.
Knight XD4, sorry. Kasi nga, dapat Knight XC6 ang tira, no? Na-realize ni Fabi yun eh. So, inunahan na niya. Nag-Knight XD4, so naka-threat pa sa queen. Nag-Bishop takes D4, and then nag-Queen H6, threat sa knight. Bumalik, Knight F3. At dito, mga kamatsas. Ayan na, so nandito na yung epekto nung sayang na tira na ginawa na Knight H4 kanina. Ano kaya dito ang excellent move na ginawa ni Fabi? Paki-guess nyo po, mga kamatsas. Sige po, bigyan ko kayo ng time, i-evaluate nyo mabuti ang position. Ano sa nararamdaman nyo ang pinaka-the best na dapat gawin sa position na ito? Start! Sige po, basahin ko ang inyong mga chats dahil tayo ay live ngayon, mga kamatsas. Ayan, sige, live tayo ngayon. Basahin ko po ang inyong mga malalakas na pakiramdam. Good morning din kay John Dave Abayari. Ayan, good morning coach, dikdikan laban. Oo nga eh. And World Analytics, coach, meron po bang bagong opening tricks? Sa ngayon, halos paulit-ulit na po kasi ang mga opening, paulit-ulit na lang. Kung meron mang nababago, novelty na lang, no? Na created from strong computer engine. So dito, Cyrus Luis J, Mahawan, Bishop takes H3, sacrifice. Sabi ni Tristan Ray Octoman, Bishop takes H3. Roel Ticar, tabla yan, coach. Okay, sige. John Dave Abayari, Bishop takes H3. Raynor Agua, Bishop takes H3. Then Gio Tapel, 9, Thoughtful, Bishop takes H3. Edilberto Malabanan, Bishop takes H3. Atherion, Bishop takes H3. Dominic Ramos, Bishop G3. Bishop takes H3 po siguro yan, ano? Bishop G3, meron din palang tira noon. Nakala ko wala. Okay, titingnan natin mamaya. And Christian Cisnorio, Bishop takes H3. Rogelio San Pedro, Bishop takes H3. Ayan, and Nico Angelo Ariza, Bishop takes H3. Coach, sabing ganun. Edilberto Malabanan, Bishop takes H3. Ayan pala ang inyong mga malulupais na nakita. So may hahabol pa po ba? Meron pa? Sabi ni Romnick Juntila, ayan ang ating veteran member na sa ating join button, Bishop takes H3, Edilberto Malabanan, Bishop takes H3. Okay, so maraming salamat po. So let us look on what happened. Okay, so dito ang ginawa, nag-Bishop takes H3, excellent move. Pagka ganyan, mga kamatsas, huwag kayong mababahala, ituloy nyo na. Kasi ano eh, almost ready na, may knight sa E4, grabe ang control ng bishop papunta sa kingside. Ang rook, anytime pwedeng mag-swing Rook E6 or Rook G6 to attack the king. So marami ng mga paparating na iba't ibang klase, no? So buhos na yan, pang pabukas na ng shield ng White King. G takes H3, Queen takes H3. At dito po, decisive advantage na si Fabi. And then, nakita naman dito ni Nihal ang only move na realize niya. Only move ay Queen F1 para mahinto. Kasi otherwise, kung wala siyang gagawing pampahinto dyan, eh ito na nga eh, paparating. Yan o, alin man dyan sa dalawang yan, liliko na yan dyan, papunta sa G-file, mamamatchas na yan. So, nag-Queen takes Knight, ibinalik dito ni Nihal. Tinanggap na lang niya na siya ay 2 pawns down. Nag-Queen G2, so hamon Queen to Queen, threatening matchas, na obliga na si Fabi. Capture. Pero dito, grabe, 2 pawns down, maliwanag. Nag-H6, pasingaw muna si Fabi, nagpakabait na, lumamang na eh. Nag-B4, and nag-Rook E6, ang idea, mag-Rook G6, pero nilagyan, no? Nilagyan ng inaccuracy positional move. Ang tira daw na best dito ay Bishop E5 na kagad. Daani na kagad sa yaman. O, kasi nga 2 pawns up eh, no? Exchange na kagad para easy na. So, kasi halimbawa kung mag-Bishop B6, umiwas sa simplification. Saka pa lang mag-Rook D6. So, at least may tempo na nagawa. May tempo gain, atake, and then followed with Rook G6. Yan po ah, yan po ang marapat daw na tira. So dito ang binigay na lang na continuation, capturein na lang daw eh. And then Rook takes E5. So medyo papalo ng konti, Rook C7, B5 iwas ang pawn, Rook C6 atakihin ang pawn sa A6, Rook A8 pansamantalang depensa, pakabait muna, F3 atakihin daw ang knight, Knight G5, F4 and Rook E6. So hindi naman makakapture yung knight na kabitin ng tore. Capture and then Bishop C2 atakihin ng D5, Rook C8 counter attack sa bishop. And then Bishop B3, Rook C3, atakihin ang pawn sa E3, King F2 depensa, and a very strong move, D4. So D4, mabibitin din naman ang pawn sa F4. Okay, so ito po ay still decisive advantage for Black. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa dito ni Fabi, nag-Rook E6, na sayang ang pagkakataong maka-Bishop E5. And then, nag-A4.
Ang ginawa, nag-H5. Ayun, no? So, ito daw po yung medyo ano eh. Dito raw, ang tira, Rook G6 check na raw eh. Yan daw ang mas mabilis. Na kapag nag-King F1 and then F5, ayun, followed with H5, H4. Ayan, siguro dito, kaya nag-H5 si Fabi, ang gusto niya ay maihatid niya kagad, mai-progress niya kagad yung ano, H-pass pawn para maramdaman niya na lamang siya ng pawn talaga. And nag-rook C2 naman dito, ayan, medyo parang wala na rin maisip dito si Nihal, nakiramdam muna, pero hindi raw po yan ang best move ay walang iba kung hindi paalisin na ang knight. Okay, so rook G6 check, king F1, knight G3 check, and the king F2, F5. So yan daw ang mainam, no? Pero hindi yan ang ginawa eh. Nag-rook C2 dito si Nihal. Tsaga-tsaga muna. Bishop E5. Ayun, nakita na ni Fabi. So persadong capturing talaga yan. Capture. And rook C7. Bawi sa B7. And nag-knight D6. So depensa muna sa B7. Nag-bishop E2. Rook G5 check. King F1. And nag-rook F5, pressure sa F2, nag-king G2 bumalik, rook G5 checking F1, at dito nag-rook F5, king G2, nag-B5. Binago na ni Fabi, kasi pag chumik pa siya, babalik threefold repetition po ito. So dito, nag-B5, a takes B5, knight takes B5, and nag-rook C5. Ayan, pressure muna sa D5, and sa knight sa B5. Ang ginawa dito, nag-rook B8, nag-bishop F1. Ayan, nakiramdam. Wala na eh. No choice. Hindi makiramdam na lang eh. Rook G5 check. King H2. Rook G4. Inatake ang pawn sa B4. And nag-rook D takes a D5. Nag-rook takes B4. Nag-rook takes H5. Ayun, no? Napasama pa yung H5 ni Fabi, no? Na bumagsak pa, no? And dito, nag-G6. Nag-rook HD5. Balik uli sa gitna. King G7. Progress. And nag-king G3. So ang ginawa dito, nag-rook B6, ang idea maaring magsuswitch, no, magmamaniobra sa somewhere on F6 or sa E6. So ang ginawa dito, nag-bishop D3, rook B2, okay, F3, rook B3, tingnan natin ha, kasi ano na lang naman eh, mga islog-islogan progress lang naman eh, rook D6, ayun. So pag rook D6 dito, ay tuluyan ang bumalik sa pagka-equal ang evaluation. Pwede pong pakigess ulit, ang best move naman na ginawa dito ni Nihal, para makasurvive siya at naibalik niya sa equal ang position ulit. Find a good move for white. Sige po, find a good move. Matindi itong bata na ito na si Nihal, ano? Bata pa lang eh. Grabe, no? Ang tindi ng experience itong batang ito. Isa talaga sa mga rising star, kagaya ni Pragnananda, Nihal, Gukesh, yan ang mga malalakas sa India ngayon eh, na malulupites. Sige po, pakigess nyo po, ano po kaya dito ang best move? Coach, nabanggit mo po section. Saan po? Tournament ba to ng mga viewers? Ha ha ha, coach? Ano po yun? Ano yan? Gets mo yun, Greg? Ano yung sabi ko? Coach, pangarap ko magka-chess clock mahal sa Lazada. Oo nga eh. Mahal po talaga chess clock eh. Kaya hindi ako nagbebenta niyan. Mahal kasi punan. Ayan, E5, atakihin lang ang tore. O sige, yung makaka-equal talaga, yung kumbaga parang dito kasi isang pawn na lang lamang ni Pabi. Rook takes B5, rook takes B5, rook D6, sabi ni Cyrus Luis J. King Tomador, bishop takes knight. Bishop takes knight lang, simple. O sige, sige, ano pa kaya? E5, sabi ni Marky TV. Ayan, malabanan coach, E5. Kain ang kabayo ng bishop. Kain ang kabayo ng bishop. Ah, kakainin lang. Bishop takes B5. Rook takes B5, sabi ni Rogelio San Pedro. Gio Tipel 9 thoughtful. Rook takes B5. Excuse me. World Analytics. Yan ang mahirap pagka-live, mga kamatsas. Ano? Mga digay ko, di mapigilan eh. Hindi ko nakakat. Huwag na mag-chess clock. May CP naman, sabi ni World Analytics. Masisira nga lang cellphone, kakapindot, no? And Nico Angelu Ariza. Bishop takes knight. Vivencio Perote, bishop takes knight. Arky Chess TV, good morning coach, good morning din. Ramon Graho, bishop C4. And Zandro Soliman, bishop takes knight. Ayan, and bishop takes knight din. Jack Hammer, Gio Tapel, ayun din, yung parang tira, no? Gio Pader, bishop takes B5. Edward Angot, rook takes B5, sacrifice. Mark Lloyd Adlaon, rook takes D6 coach, and then bishop, knight takes D6 tapos,
Rook mag-rook c6. Capture, capture daw, and then rook c6. Rook c6. Pag nag-knight b5, bumalik. Rook takes b5. Zando Soliman, bishop takes knight. Thank you very much po ulit, mga kamatsyas. Okay, so let's go back to the Royal Rumble. So dito ang tira, rook takes knight. Very good po, no? So tingnan muna natin yung tumira ng rook takes d6, capture, and then rook c6 daw. Ah, may ganito pala eh. Bitin nga pala yung bishop. Hindi po pwede. Bitin. Mabibitin. Ayun, kung ito naman ang kakapturin, aroy! Paalam na! Yari. So, hindi pala pwedeng rook takes d6. And may tumira naman ng bishop takes knight. So, still, kakapturin, capture, pero this time may pagkakataon na mag-a takes b5. Malaki po ang pinag-iba niya na yung A stay sa rook pawn kumpara sa knight pawn. May pinagkaiba po yan, ha? Knight pawn meaning nasa B file kasi tawag yan dati knight pawn eh. So ngayon kasi nasa B pawn na, no? Na-convert yung A pawn sa B. Medyo may pinagkaiba po yon kumpara dito sa ginawa. Excellent move. Rook takes knight. Maraming salamat po sa mga nag-participate, ha? And congratulations sa nakatamang tira. Rook takes bishop. Okay? Rook takes knight, sorry. So, dito kasi, ang gagawin, persado ito. Yan, kakapture din yan. Capture, and then nag-rook takes d3. Obligado, rook takes d3 kasi nakabiti ng tore. And nag-rook b6. Good move. Okay? Dapat kasi, rook behind passpawn, mga kamatsyas. Rook behind your opponent passpawn. Kasi, dito pwede naman to kung tutuusin eh, di ba? Rook a5. Pero, dito didepensa yan. O yun nga lang, wala ka sa behind. Nasa harapan ka ng pawn, delikad din yan. Baka mamaya makapenetrate yan, lapitan ng king yan, makaprogress pa yung pawn na yan. So dito, unlike dito, kapag nag-rook b6, persado siyang dumipensa dito sa ilalim. Eh kapag nag-push, may chance ka to play rook a6. Nasa likod ka ng passpawn ng kalaban mo. Yan po. And napakalaking bagay niyan kasi yung A, yung passpawn ng black nasa A. Walang ibang pag-iikutan kumpara dito. Tingnan niyo po, ah, compare ko lang para matututo tayo ng ano, matututo tayo ng rook and pawn ending. Halimbawa kung ito gawin, capture capture and then a takes, dito pupunta yan, 'di ba? Para pupunta dito, pero may pinagkaiba po yan kasi kapag lumapit ang king niyan, pwedeng maiikutan pa ditong side, oh, may iikutan. So, malaki po pinagkaiba niyan kumpara dito sa A na lang. Yan, o walang iikutan. So isang side lang talaga ang didikita ng king diyan, ng black king, pero bago pa mangyari 'yon, marami nang magagawa ang puti. Pwedeng lagasin ng puti ang mga pawns na 'yan bago pa makalapit ang black king. Okay? So ito po nangyari, and then nag e5 si Nihal, good move. Nag a4 and rook a7, another good move. e6 ang gagawin, babagsak ang f7. Pwersadong umalis sa 7th rank, king f8 force. And then nag king g4. Good move. Ang idea, f4, king g5, and king f6. At dito, eh gumanya na lang si Fabi. Kasi, kung ang gagawin niya pupunta dito, para ang logic, ipupush ng ipupush yan, wala eh, magki-king g5 mga kamatsyas eh. So, dito ang gagawin niya, mag-rook f1 na lang yan. Para ang idea, pag nag king f6, eh may rook takes. So, dito ang gagawin naman na puti, f4, and then magki-king g7 na lang daw. Ayan na lang pala gagawin, ano? And papa mag-e6. Pag nag-e6 and rook g1 check, king h4 magkiking king f6. So ang idea, ipapa-capture yung pawn and then babalik. Yan ang technique diyan, yung king nakakat sa g-file. So kung kakapture naman to anytime, babagsak din naman ng f7. Ayan, dapat po talagang sa Sunday po, no, meron tayong end game lesson. So itutuloy natin sa Sunday. Sa Facebook naman po natin gagawin yung live noon. Natapos natin yung nakaraan sa Facebook page ang pawnless end games. So iaaralin naman natin ang king and pawn end game. Tapos pag na-master na natin ang king and pawn end game, dediretso tayo sa mga angulo ng rook and pawn ending, mga kamatsyas. Ang ganda ng rook and pawn ending, marami kayong matutunan talaga. Okay, so balik po tayo. Ang ginawa dito, nag-rook e3. So, hindi na pinag-interesan pa na i-progress pa ni Fabian. Gusto niya, tagpasin na talaga yung pawn. And, nag-king f4, nag-rook a3, king g4, rook e3, king f4, rook a3, and king g4. Matagumpay na naisalba ni Hal ang naghihingalong posisyon niya kanina. Hanip yan. Ang sakit. Ayan, nung pagkatapos ng game, nakita ko dun sa live. Parang hindi na nag-analyze sila eh. Parang tumayo na lang si Pabi, eh, no? Kasi sa kanila masakit yung ganyan eh. 2600 tapos 2800, tagpas ang 2800. Mga minus 3 yan o minus 4, baka minus 5 pa nga eh. Layo ng diferensya eh.
Kaya hanggat maaari si Pabi, may obligasyon siyang ipanalo na kung ganyan lang ang rating ng kalaban niya eh. Bata pa si Nihal, no? Anip, nakabingwit. Yung tabla sa kanya, panalo na yan. Okay po. So, ngayon naman ay atin munang tingnan ang balangkas na nangyari dito sa kanilang standing. Ayan. So, dito po sa standing after round number 2, kung inyo po makikita dito sa screen, ay nangunguna si Ferrugia, Predke Alexander, Sarit Ivan, and Caruana pumapang-apat. Ayan. Over 108 players, mga kamatsas. Ayan, oh. Halos lahat, super GM, eh. Oh, yan po ang mga kasali dyan. Wala nga lang Pinoy. Sayang, no? Hindi tayo makapasok sa ganito kasi mataas na level ng tournament ito, mga kamatsas eh. Ito ay ano, Grand Swiss. Pag sinabing Grand Swiss, pinakamalakas na Swiss system na po pwedeng gawing torneo sa buong mundo. Grand Swiss po ito. So, kung sino ang magta-top 2, dediretso sa FIDE World Cup, FIDE candidates pala. And then, kung sino mag-champion sa FIDE candidates, alam naman natin na humaharap yun sa World Championship. Yan po ang mga players dyan, no? Sobrang dami yan. Lahat, kahit nasa dulo, wala kang pipiliin. Lahat malalakas ang mga pinadala dyan. Hindi pala laruin ang bansa nila kung hindi malakas ang ipapadala nila dyan. Kaya mga mamaw lahat yan. So, isusunod natin. Meron pa tayong 2 games na i-analyze dito, mga kamatsas, na napakaganda. So, i-analyze natin, kakatasin natin ang mga lessons na makukuha natin. So, antabayanan nyo po ang ating live, no? Dito sa YouTube, dito natin gagawin ang FIDE Grand Swiss. Pero mamaya, by 12:30, meron naman tayong papasadaan ulit i-analyze na game sa ating Facebook page at 12:30. So, wag po kayong absent. Sana makasilip kayo mamaya sa Facebook page natin. Maraming salamat po muli. At bago tayo magtapos, binabati natin sila. John Russell Kabatik, Edilberto Malabanan, Stephanie Adaptante, Justin Risa, Nico Angelo, Ariza, Ruel Ticar, Migs04, Slightseer, Paulo Alvarez, Sandro Soliman, John Patrick Balanova, Adarsh Rahan, Cyrus Luis J. Mahawan, John Dave Abayari, Vivencio Perote, Radford Garbo, Edelberto Malabanan from Batangas, Eduardo Pardilla, Blessed Day Coach watching from Montalban. Hello po sa mga taga Montalban. World Analytics from Malasiki, Pangasinan. Hello po. And Dominic Ramos from Urdaneta City, Pangasinan. Arwin Lopez from Tanawan, Batangas. Mark Lloyd Adlaon from Negros Occidental. I'm always watching your videos. Thank you very much po, Sir Mark. And Renz Manansala, John Dave Abayari. Shout out po sa Banyago Family, idol ka ng pinsan ko, coach. Maraming salamat po. Appreciated. And, ayun, may tumatawag sa akin. Christy Marie Olmelio. Coach, good morning. Thank you po sa pag-analyze. Shout out po, coach. Maraming salamat po. Christy Marie, ayan. So, salamat po sa inyong lahat, mga kamatsas, sa pagpapahiram ulit ng oras nyo na tayo ay nagkita-kita dito at sana natuto kayo dito. Okay, kung kayo po ay natuto, please, palike naman po. And kung hindi naman po kalabisan sa inyo, pashare nyo na rin po sa inyong mga katropa peeps para makaabot pa ang ating video lesson sa kanila at matuto rin sila. Maraming salamat po ulit. Magkita-kita ulit tayo mamaya sa ganap na alas dos. Ayan, ang live uli natin sa YouTube. Abangan nyo po, may alas dos tayo. After ng 12:30, mamaya sa ating Facebook page. Okay, salamat po sa inyong lahat. Bye!